Apektado po ang ilang flight sa sunod-sunod na dating ng mga ASEAN head of state. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa NAIA sa Pagtutok Live ni Steve Dailisa. Vicky, long weekend yung sinasabing dahilan kung bakit dagsay yung mga kapuso natin dito sa NAIA. Pero yung ilan sa kanila, Vicky, ay nakaranas ng slight delay dun sa kanilang mga flights, lalo na yung mga natapat yung kanilang departure dun naman sa pagdating ng ilan sa mga ASEAN leaders. Madaling araw pa lang, lumuwas na mag-anak ni Lucia Lapus para sa 1:30 PM flight niya pa Qatar. Pero dahil natapat ang flight departure niya sa paglapag ng ASEAN leaders, higit isang oras na delay ang kanilang alis. Naiinip. Pero masaya na rin dahil natagal lang kasama ko yung mga pamilya ko. Kaya okay na rin. Delay din ang flight ng balikbayang si Chari Silva galing Saudi Arabia. Aware ako na may Asian Summit kaya okay na lang din. Pagbaba mo sa immigration, haba ng pila, kumbaga dapat pag may mga bata, sana pinapauna, diba? Hinati-hati ng MIA sa tatlong terminal ang arrival ng ASEAN leaders para iwas abala sa commercial flights. Pero nag-abiso na rin ng MIA na asahan na ang delay sa commercial flights dahil prioridad ang paglanding ng mga eroplano ng ASEAN heads of states. Meron daw closure ang airport. Wala po yon, hindi po totoo yon. Meron lang kung pa kaming papatupad na priority landing sa ating mga bisita, heads of states. Siguro separation, 5 minutes between the next landing pag dumating po yung mga bisita ho natin. I encourage them to uplift extra holding fuel para just in case merong konting delay yung mga bisita natin, pag sinabi sila na mag-hold muna sa taas, hindi ho sila mag-decision mag-divert sa ibang paliparan. Si Randy na biyaheng Bacolod, inagahan ang pagpunta sa pag-asang maililipat sa mas maagang flight, pero bigo. Because of the long weekend, kaya tingnan nyo, dami talaga nakapila. In fact, I have some other passengers who are still waiting there. Kaya lang, umuwi na lang. Kasi wala na talagang flight eh. Ang mga pasahero ng Cebu Pacific na papunta at palabas ng Maynila mula ngayon hanggang sa Linggo, maaaring mag-rebook ng flight ng libre sa loob ng susunod na 30 araw. Nag-abiso na rin ang Philippine Airlines na maaaring may mga flight na maantala. Konting pasensya lang po at pag-unawa para ho sa atin lahat ito ang ginagawa ho nating summit ngayon at makakadulot ho ng magandang kinabukasan para sa lahat natin, sa atin po. Kahit naman long weekend, wala pang dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal. Vicky, light to moderate ang traffic situation sa paligid nitong NAIA. Mas maluwag yung NAIA Expressway, pero makakaranas kayo ng konting build-up lang naman ng traffic sa entrada ng mga terminals. Ang laging abiso ng pamunuan ng MIA dun sa mga kapuso natin ay pumarito kayo sa airport 3 oras bago yung inyong nakatakdang oras ng paglipad. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa NAIA. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.